What up guys? In today's video, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking infrastructure project ngayon sa Pilipinas na matatagpuan sa Cebu City. Ito ang Cebu-Cordova Link Expressway. Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. So guys, itong video na to is from Waterland Films. Alright, let's start! Okay guys, so guys, nakikita nyo itong parang mga rectangular na mga structure dito. Yan ay parte ng mga viaduct. Basically, ang mga viaduct para siyang mga bridge. Pero ang kaibahan niya sa bridge is shorter spans siya. Usually, ginagamit ito sa mga expressway, highway, tsaka sa mga railway. Wow, ang haba pala nitong bridge na to, no? Gano'n kaya ito kahaba? Dali ah. So 8.5 kilometers ang haba nitong expressway na to. Wow. Then sabi dito, 2 lanes each direction siya. So 4 lanes to na road. Okay, interesting. Wait guys, balik tayo ah, andali. Ooh. All right. Kung nakikita niyo itong sa lower right nitong screen, alam naman nating barge to, 'di ba? Pero since ginagamit siya sa construction, ang tawag dito ay construction barge. May iba't ibang klase ng construction barge. Since may nakita tayong crane dito, ang tawag dito ay isang crane barge. Paano masabi? So, itong mga construction barge ito, ginagamit to for marine construction. So, bali yun yung nagdadala ng mga cranes, equipment, and also ng mga slab o ng mga materials na kakailanganin mo para sa construction. So, dito kung makikita nyo, may mga slab sila dito, siguro mga precast slabs yan. Yan, meron silang crane dito. Then usually itong mga construction barge ito is naka-anchor siya sa ilalim nitong dagat para secure siya para sa mga equipment, materials, and yung mga crew members safe sila during construction. Okay, let's continue. So guys, kung makikita nyo dito, ang tawag dito ay mga girders. Pero hindi ito yung typical na ginagamit na standard girder. Pagkakaalam ko, sa ganitong mga longer span na mga structures, ang ginagamit nila is mga NU girders. So NU, ano ba ibig sabihin yan? So ang ibig sabihin ng NU is Nebraska University girders. Usually itong mga girders ito is precast and freeze-test concrete na siya and ready to install na siya sa field. Ang kaibahan nito sa mga typical na mga girders, na mga standard girders, is itong girder... Ulit-ulit na naman eh. Tulad na sinabi natin kanina, ginagamit ito sa mga longer span na mga structures. Okay, so kung makikita nyo naman dito sa gitna, ang tawag dito ay isang launching gantry or pwede rin girder launcher. Girder. Lisud! Hirap banggitin itong girder na itong visit. Typically, ginagamit itong machine na to sa mga area kung saan may limited access sa lupa or sa ground. Ginagamit to usually pagka nahihirapan silang maglagay ng crane o ng mga equipment sa site. So, napakalaking tulong talaga itong machine na to sa mga construction, lalo na sa ibabaw ng tubig. So, syempre sa mapapwesto yung mga crane dyan, di ba? So, ano ba mga parts sa girder launcher? So, meron kang mga main trusses. Nakita nyo yung dalawang yan. Main trusses ang tawag dyan. Then, meron ding lifting device. Hindi ko siya makita, pero ito siguro. Yan, lifting device. Yan. So, paano ba ito ginagamit? So, after mo i-install itong launching gantry or girder launcher sa site, so, i-deliver mo na yung mga girder dun sa site. So, dito, siguro dinadala ng construction barge. Hindi siguro. Construction barge yung nagdadala ng mga girders dun. Pag ready ni mga girders, pinipick up niya ng mga launching gantry. Pinipick up niya, taas. Pag andun na siya sa tamang level, yun i-install na siya. Then, pag natapos na yung first segment, mag-move na namin launching gantry sa panibagong segment. Then, paulit-ulit lang yan. Hanggang ma-install mo na lahat ng mga girders sa mismong structure. Okay guys, so kung makita nyo sa gitna, ang tawag yan ay tower or pylon. Basically, para siyang tower. Bali, itong mga tower or pylon na to, yung nagsusuporta sa mga cables na i-install mo sa site para sa isang cable stayed bridge. Gano'n kaya kataas tong tower na to? meters! Gano'n ba yung kataas? Taas ito, no? Kiyaway. Tapos kung makikita nyo naman yung top part, guys, ang tawag dyan is climbing formwork. From the word climbing formwork,
climb. Umaakyat na formwork. Ang hindi ko lang alam ay kung self-climbing formwork ba to. Basically, ginagamit yung formwork na to for vertical structures. So, paano ba ginagamit yung mga climbing formwork? So, first, i-install mo siya, first layer niya. Then, pupour mo ng concrete. Pag na-pour na yung concrete, ililift naman yan pataas. Pag lift pataas, pour mo naman ng concrete, then lift na naman pataas hanggang mapunto ka dun sa pinakatuktok. So, paulit-ulit lang ulit yan. Ang advantage nito, hindi mo na kailangan magdala ng crane sa site. Isa pang advantage ito is mas mapapabilis niya ang construction. Chuyo nito guys, no? Kaya mong pala natin. Ba't natin ginawa nung unong panahon pa? Pero, makabilib ba? Sun, how down? Ay! Okay guys, so, kung makikita nyo, ito yung mga cables na ginamit nila. Tulad na sinabi natin kanina, ang bridge na to isang cable-stayed bridge. Basically, gumagamit sila ng mga cables para i-support yung mismong bridge deck. Usually, ang ginagamit nila ng mga cables dito ay mga high-strength steel wires. Minsan naman, gumagamit rin sila ng mga carbon fiber reinforced na mga wires. So, hindi ako sigurado kung anong ginamit nila, pero sigurado naman tayong matibay to. Kasi syempre, hindi matibay, mahugno dyan ni guys. I mean, babagsak talaga to, diba? So, ang trabaho ng mga cables na to is siya yung nagtatransfer ng loads from the bridge deck going to the towers. Ano bang mga loads na nasa bridge deck? So, meron yung bridge deck itself, then meron din yung mga vehicles na dumadaan dyan. So, yung load na doon, tinatransfer niya papunta sa tower. Yung tower naman, or yung pylon, tinatransfer niya yung load papunta sa mga foundation. So, ganun natatransfer yung mga load sa isang cable-stayed bridge. So, dito naman, gumagamit rin sila ng form travelers. So, kanina, diba, napag-usapan natin sa mga vertical structure, ginagamit nila is mga climbing formworks. Dito naman, for mga horizontal na structure, gumagamit sila ng mga form travelers. Typically, ginagamit ito sa mga cantilever structures. Ano ba? Cantilever? 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 Cantilever. Cantilever. Ooh, mali pala tayo guys. Cantilever. Cantilever. Basta cantilever yung samo. So guys, itong mga cantilever na structures na to, typically, ginagamit nila dito is sa mga traveling formworks. So, ginagamit rin nila to sa mga areas kung saan mahirap magdala ng crane sa site. Lalo na pagka marine construction, di ba? Okay guys, baka nagtataka kayo kung ano ba itong mga, paano ba nila na-construct mga lupa na dito na parang island. So, ang tawag dyan ay mga causeway. So, yung causeway na to, parang mga embankment of soil yan yung nilalagay nila sa ibabaw ng tubig para magkaroon ng parang island-like structure na pwede nilang pagtayuan ng mga concrete structure. Typical na ginagamit to sa mga bridge construction or sa mga coastal road construction. So, ginagamit nila to para pagtayuan ng ganun mga structure. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please hit that like button. Ano ba? Button? Button. Ano pronounce ang button? Suda po daning... Button. Oh! Burn! Button. Anong baon? Basta guys, pakipindot ng thumbs up button dyan, okay? Alright, see you in the next video. Bye! Mga kababayan!